Ito po yung design na ating gagayahin. Pero yung gagawin natin dito is yung mag-layout tayo para sa poste na ilalagay natin dito. Gagawa po tayo ng ganito na nasa mga okay, gagawa po tayo ng butterboard gamit yung tabla, 2x2. Isasabit na lang natin dito yung tansi mamaya. Magandang araw mga ka-ideas. Dito po sa paggagawa natin, ito po yung bahay na ating ire-renovate. Re-renovate po natin itong mga ka-ideas. Ito yung old house ng isang subscriber natin, si Sir Jason. At dito sa bahay ni Sir Jason, babaguhin natin ito. So ipapakita ko sa inyo mamaya mga ka-ideas yung design na napili nila para dito. At hindi lang basta design itong mga ka-ideas, siguradong pagkukuhanan nyo ito ng idea. Dahil yung design ng bahay na gagamitin o gagawin natin dito ay typhoon proof, panglaban sa mga bagyo, mga ka-ideas. So, gusto niyo malaman kung paano gagawin iyon, so bayabayan niyo po kami sa aming paggawa dito sa bahay na to. So, para simulan yon, papakita ko sa inyo yung unang-unang gagawin namin. So, ang unang-unang gagawin namin dito, mga ka-ideas, is magbabaklas tayo. Babaklasan natin tong kanilang lumang terrace. Aalisin na natin to. Kasama na yung mga poste na to. Aalisin na natin. Tapos, itong bubong, aalisin natin yan. Pagkatapos, pupunta tayo dito sa gilid. Ito. Ito yung sidings ng bahay nila. So makikita nyo dito na yung design ng kanilang bahay is classic, ano? Makalumang design. So ang gagawin natin para maging modern yung design nito, aalisin natin yung sobra. So makikita nyo dito, hindi ito kabuuan ng bahay, no? Itsura nyo lang to para magmukhang maluwang. Ayan. Pero pag pumunta ka dito, ayan, pader lang siya. So ang gagawin natin, aalisin natin to, titibagin natin to mga ka-ideas. Yan, kakat natin yan. Then punta tayo dito sa likod. Sumulakad tayo dito. Titibagan din natin to mga ka-ideas, aalisin natin to. Kasama natin yung mga gwapong latero dito at mga mason. Kayo naman dyan sa vlog. Yan, si Sir Kuya Sunny. Yan, tapos ang pinaka-pogi. Sir Barok. Sir Barok, ayan. Ganda. Ayan. Mga ka-ideas, nagsisimula na tayo ditong baklasin yung mga lumang mga yero nila. Yan o. Akyat tayo sa taas mga ka-ideas para makita ninyo ng buo. Ito po yung view sa taas mga ka-ideas. Yung ginagawa po natin dito mga ka-ideas ay inaalis muna natin lahat ng pagkakapako. Panoorin nyo kung paano sumira. Mabilisan. Wala na, bilis na. Ayun. Ma'am, galing mo pala dyan ha. Hindi ko alam ha. So ganun po mga ideas ang gagawin. Tapos, ganito kakapal, ganito kabigat ang pumapatong sa yero nila. Yan o, nililinis na rin natin. Nang alisin yung mga yero dito. So ang gagawin natin ngayon, babaklasin natin to kasi walang terrace. Aalisin natin tong terrace na to. Yung mga tabla nila dito mga ka-ideas, may mga party na marupok na pero marami pa rin mga magagamit natin para sa pag-islab dito. So yung islab pala dito mga ka-ideas na gagawin natin, ang sukat ay 4x2 meters. So kabuuan nun ay 8 square meter. Yan, maglalagay tayo dito ng buhos na slab para sa kanilang terrace. Maliit lang na terrace. So,
karamihan sa mga gagamitin nating tabla is galing din dito sa inaayos natin. At magagamit din natin itong tungtungan sa iba pang mga project dito sa bahay na to. So mga kaidiyas, kung gaano kalawang itong ating gagawin ay 8x8 po ito, kudrado. So 4 meters by 4 meters. Ano, hindi nakasama yung doon. So yung kabuuan ng bahay na to ay 64 square meter yung luwang. Para sa makita po ninyo kung gaano kalawang itong aming gagawin. Yung mga nababaklas namin mga kaibigas, kung saan namin ilalagay ito, iniipon namin ito dito sa gilid. Iniipon natin, ina-arrange natin yan kasi siguradong magagamit pa natin. Sa mga kaibigas po natin na gustong malaman kung saan po kami gumagawa, dito po kami sa ngayon sa ano, Sapang, Santa Barbara. Yan, Santa Barbara, Pangasinan po. Sa taga Pangasinan po kami, lahat po kami nung gumagawa dito. Pangasinan po. Okay, ngayon mga kaibigas, isusunod natin ang pagbabaklas ng kanilang terrace. Ito, alisin na natin ito mga kaibigas. Ayan, kasi ito lang yung kabuuan ng bahay. So, maging kabuuan ng bahay ito, magmula doon. Tapos, itong kanilang railings dito, alisin na rin natin ito, lahat ito. Kasama natin mga poste na ito, isa, dalawa. Ito, alisin na rin natin ito. Tapos, gagawa tayo dito ng isang poste. Tatapat natin doon mga ideas. Tsaka dito. Yan. Dito na rin po kami nagluto mga ka-ideas ng tanghalian natin. So kakain po tayo mamaya dito. Ang meron po kaming chef. Yan si chef. Chef Dan. Bola lang yan. Meron po kaming chef, hindi lang construction, may chef din. Kompleto dito, siyempre kompleto. 20 minutes later. So ayan mga ka-ideas, natapos na, naalis na po natin yung mga yero. Ayan. So yung ginagawa po nila ay naalis muna lahat ng pako, tapos sabay baklas na. Bali pag natapos natin to, aalisin din nila ngayon yung yero dito sa taas, yung kalahati ng yero. Pagkatapos saka natin aalisin itong mga tabla. So ngayon mga kaibigas, pag-usapan natin yung plano ng gagawin nating design sa bahay na to. So nagpa-print po tayo dito para makita ninyo. Ito po yung design na ating gagayahin. Pero yung gagawin natin dito is yung bubong. Focus tayo dito sa bubong mga kaibigas, kasi dito sa harap babaguhin natin to. Kasi depende po yan sa gusto ng ating amo. So ngayon, ito yung detalye ng ating trabaho. Ayan. So ito yung mga babaklasin natin. Ito yung sa side view mga kaideas, solar type yung bubong. Yan, para typhoon proof po ito mga kaideas. Talagang kahit gaano kalakas yung hangin, hindi basta-basta tatangayin yung ating bubong. So ito yung plano. So i-explain ko to sa susunod para maintindihan yung mga kaideas. So ito yung bahay nila. Aalisin natin tong part na to. Ito po yung part na bakante, wala pong laman niya sa loob. Tapos ito. So ang maiwan lang po dito mga ideas, ito tsaka ito. So ang pinaka goal ng ating trabaho ngayong day 1 mga ideas ay magtibag, ano? Tsaka mag-alis ng mga bubong. Alisin natin yung bubong, mga lumang bubong, lahat po yan. At tsaka yung sa right and left na hindi kasama doon sa red na drawing, alisin po natin yan. Kasama na yung T-rays. So yan po yung goal natin sa day 1 na to. Matapos natin to. Sir, thank you sir. So dumating na yung mga order natin mga ideas. Dito po. Yung pinupulot namin, may kalalagyan to. Wow naman! Wow!
Wow! Lalagyan. Tapos? Tapos. Malalasing na. Bakit diyan yun na inaasal mo? Ano bang drama mo sa buhay? Malalasing na. Yun, tapos. Tapos agad. Ayos, parang walang... Nang, parang udit. Okay. Parang dinaanan udit. Man, daming tutak. Kasi ano eh? Sa bahay ninyo, naglilinis ka din? Oy, oo. Palagi. Tagalinis sa labas. Tatanong yung asawa nyo, alam niya naglilinis kayo lagi. Oo. Tatanong natin. Kilala kong kaliskis mo, oy. Araw-araw. Mga dahon ng mamba. Yun ang tanongin mo kung nagwawalis mo. Will you please repeat it? Ay, sige. Puntahan natin kung nagwawalis ba. Kuya, ano pong pangalan nyo, kuya? Barok. At naglilinis kayo sa bahay ninyo? Expert eh. Maganda yung pagkakalinis eh. Ngayon lang. Wow naman! Wow! Ngayon lang ha? Sa bahay namin, hindi. Hindi naglilinis? Oo. Lang. Masipag yan pag nasa labas. Pag nasa bahay, tamad. Nalinis na po natin yung kalahati. Ayan, malinis na. Kalahati na lang. Ang ginagawa natin ngayon, aalisin natin yung mga tabla tulad ng ginagawa nila. Kasi itong mga bakal na to, ito yung bakal na gagamitin din natin sa pagdadagdag ng taas ng bahay po nila. Iaabot po natin to para maging ka-level ng biga nila doon. Idudugtong po natin kasi dito. Gagawa tayo ng biga, dudugtong natin doon. Tsaka magpapatong pa tayo. Kung bakit hindi po namin inalis yung mga kisame, mga ideas, ay... para maiwasan naman na marumihan yung mga gamit nila dito sa loob. Tinitirhan po kasi nila to, so kailangan hindi marumihan. Tsaka na lang po natin ito aalisin kung sakaling papalitan na nila yung kisame. So ito po yung gagamitin natin pang bend ng ating stirrup, anilyo. At makikita nyo dito na mayroong mga bakal to. Ito po yung may mga sukat ito na para sa mga stirrup na gagawin natin. Mamaya papakita ko sa inyo yung sukat na gagamitin natin kung paano ginagawa. Yung anilyo, gamit ito. So ngayon, papakuhan lang natin para hindi gumalaw, importante yun. Itibay na. Ngayon naman, dito sa mga kasama natin ngayon, gumagawa sila ng tungtungan natin para komportable tayo mamaya sa paggawa ng biga. Magbibiga tayo dito. So para makatipid yung may-ari ng bahay dito, ginagamit na natin yung tabla ng kanilang bubong o kanilang bahay para gamitin sa ganito. Pang forma, pang tungtungan namin, yung mga yan ay gagamitin namin yung mga lumang tabla nila. Kasi maganda-ganda pa mga ka-ideas. May mga naanay pero siyempre yung naanay inalis na natin. So mas nakatipid po yung may-ari ng bahay dito sa ganitong paraan. Hindi lang yun mga ka-ideas. Kapag tapos gamitin to, magagamit ulit yung mga tablang ito. Hindi lang po ito yung mga tabla natin, meron pa tayong mga nilagay dito. Tapos meron pa tayong mga inaantay na nasa taas na aalisin nila. Ngayon kay Diaz, gagawin natin ngayon, mag-layout tayo para sa poste na ilalagay natin dito. So paano nga ba yung pagli-layout ng ganitong poste? So kinuha muna natin yung dulo, naglagay tayo ng tansi doon. Tsaka natin itinapat doon sa may poste na yan. May poste dyan mga ideas. Nag-adjust tayo doon sa dulo ng 2 inches. Yan, 2 inches po yun para makuha natin yung eksakto dito. So ito yung tansi natin, no? Ngayon naman, maglalagay tayo dito. So ginawa natin, nagpako rin tayo doon sa pinakadulo. Yan. Tapos, hinila natin papunta rito. Huhulugan natin ito mga ka-ideas para siguradong kuwid. Ayan.
Tulad ng kasama natin, no? Tignan natin yung gagawin niya. Yan, no? Tapos, mambarkahan natin. Pag nakuha na ninyo mga ideas yung sa baba, pwede nyo na alisin itong tansin nyo para makuha ninyo yung baba. Kasi dito tayo maglalagay. Dito. Lagyan natin ng tansi. So heto po mga ka-ideas, iniskwala na natin. Importante mga ka-ideas, kapag magli-layout kayo ng poste, iskwalado. Ano? Iskwalado mula doon at mula dito. Ngayon mga ka-ideas, dalawang poste ang ating gagawin dito. Dito, isa dito, tapos isa rin doon. Ipa-flat na lang natin doon mga ka-ideas. Ang sukat po ng ating gagawing poste ay 10 by 10 para sa slab. Okay, ngayon mga ka-ideas, magpapakita ko sa inyo yung paggawa ng stirrup anilyo, gamit natin itong bakal na to. Ang sukat natin mga ka-ideas ay 85 cm. Puputol tayo ng 85 cm. Sukatin natin. Yan o, 85. Yan, 85 ang puputulin natin para sa 10 by 10 inches na poste. So cut muna natin to mga ka-ideas. So ito, ibe-bend na natin. Ipo 45 degree natin. Ayan. Nakahook na yan. Pag nakahook na, kukuha kayo ng sukat na 8 inches. So yung 8 inches natin, ilagay natin. Ayan. Nakasukat na yan dito sa ating hulmahan ng stirrup. Mula dito hanggang dito, eksaktong 8 inches. So kapag binend ninyo, 8 inches na yan. Yun. Tapos, 8 inches ulit. Doon ulit. Yan. I-bend ulit natin. Yan. Tapos, isa pa. Isa pang bend. Yan. Makikita nyo dito, yung sobra, ibibend din natin to ng 45 degree gaya nito para siyang nakahook. So yan, U. So ito yung ating gagamitin na stirrup. Yan, gagawa tayo ng ilang maraming pirasong ganito. Gagawa po tayo ng ganito na nasa mga 120 pieces. Yan, humigit kumulang ano. Ang luwang ng ating slab na gagawin ay 4 by 2. 4 by 2 meters. So kabuuan nun, 8 square meter. So habang gagawa tayo ng maraming ganito mga ka-ideas, papakita ko rin sa inyo muna yung iba pang ginagawa na mga kasama natin. Habang binababa ng mga kasama natin yung mga tabla, dito naman sa side na to, magre-ready na tayo ng asintada. Magli-layout na tayo dito ng pang-asintada natin. So yung mga kasama natin doon, naglalagay na sila ng tansi kung saan magpapatong ng hollow blocks.
Diretso po yun hanggang dito. Bali, ang luwang nito ay 8 meters. So, mula dyan hanggang doon, 8 meters. Mga ilang patong, mga kaibigan, ang ipapatong natin dito. May mga abang ng bakal, oh. Mga ilang patong, mga dalawang hollow blocks ang ipapatong muna natin mula dito. Ang isang hollow blocks ay nasa 8 inches, dalawa, 16. Mga dalawang hollow blocks, saka tayo magbibiga dito para makuha natin yung level na yung biga na yun. Pero doon sa mayroong slab, doon sa terrace, hindi na po natin hollow blocksin yun kasi mahina na yung kapit. Kaya bubuusan na natin, no? Bubuusan na natin yung baba ng biga para solid. Lalagyan na lang po natin ng bakal para matibay. Kukonekta rin po ito mamaya doon. Pero ngayon, magli-layout muna tayo. Okay, gagawa po tayo ng butterboard gamit yung tabla, 2x2. Habang inilalagay, ipinapako, uhulugan naman ang kasama natin. Importante yan mga kaidiyas para yung butterboard natin ay pantay, tuwid yan. Kasi dito nakabase yung magiging tuwid ng hollow blocks natin. Mahalaga po mga kaidiyas dito na may brace, ano? Kailangan hindi gumagalaw itong butterboard. Kaya pwede kang gumawa ng paraan para hindi gumalaw, pwede kang maglagay ng brace. Dito ang ginamit natin alambre, pwede po yan. Tapos kapag nakuha nyo na dito, dapat doon din sa kabila. Parehas din, pupunta tayo doon sa kabila. Kung anong prosesong ginawa doon, parehas din yung gagawin natin doon. Pag nakuha na po yung hulog, ito na yung pagbabasihan ninyo, yung tanse. Kukunin naman natin ngayon yung level ng hollow blocks. Yung hollow blocks doon, yan o. Doon natin ibabase yung patong ng hollow blocks din natin dyan sa ating butterboard. Kailangan po pantay yan para kapag nagbiga po tayo, is parehong pareho doon sa pagkukuhanan natin. Para leveled. Si Kuya Marlon, siya yung nandoon. Siya yung magtatapat ng level hose doon. Tapos kukunin naman ngayon ni Kuya Darius dito. Ay, guhit na o. Yung may guhit na yan, susukatin na nila yan pababa. Pababa yung pagsukat natin. Yung kapal ng hollow blocks doon, kailangan sukatin din ninyo kasi yun din yung sukat na ibababa ninyo. Pagkatapos, kapag nakuha na po ninyo doon, kukunin din natin yung nakuha nyong level doon, galing doon, dadalhin natin ngayon yun doon. Kapag mahaba na yung level hose ninyo, kahit hindi na po ninyo gawin yung ganito kasi maliit yung level hose namin, kailangan ng ilang beses na pagle-level. Pag ginamit muna namin to para maabot hanggang doon sa dulo. Tapos pag nasa level na, guguhitan po ng kasama natin. Ayun. Tapos lilipat ulit hanggang maabot dun sa butterboard natin sa dulo. Yung kasama natin, ang ginagawa lang niya, tinatapat lang niya, at yung kasama naman natin ang naguguhit. Okay, smell naman dyan. Pagkatapos, papakuan po ninyo yung namarkahan. Sabit na lang natin dito yung tansi mamaya. Tapos itatapat nyo sa tansi. Yun, meron na kayong layout ng pag-asintada. Nga pala mga ka-ideas, mula doon sa nakuha nyo sa level hose, 21 centimeter yung sukat po ninyo sa bawat hollow blocks. So mula dito, kuha kayo na 21 centimeter. Guhitan nyo, 21 centimeter ulit, guhitan po ninyo. Tapos dito, naglagay natin ng tansi. Yun o. Yan lang, tatapat nyo lang dito. Tapos, ganun din yung gagawin nyo sa dulo. At kung ano man, kung saan po tumapat yun, yun na po yung layout nyo. Ang gagawin natin sa video nito, papatungan natin doon ng dalawang patong. Ito po yung gagamitin nating pantali sa dowel ng ating asintada mamaya. Tapos dito sa ginagawa natin na bakal para sa poste natin.
Ito na po yung ating hinuhukay kanina. 1 meter by 1 meter po ang ating sukat dito. Ayan. Mapala mga ideas, explain ko na rin po sa inyo baka para mas maunawaan po ng mga viewers natin. 8 by 8 inches po itong anilyo natin. Pero yung ating poste ay 10 by 10. Sa mga hindi pa po nakakaalam, kaya kung bakit 8 inches yung anilyo, is yung 2 inches is allowance po yun ng semento natin. So 8 po ito, 8, sipin nyo 8. Tapos merong 1 inches na sobra sa bawat dulo ng anilyo. Yan po yung space ngayon ng semento natin. Yan yung space ng buhos. Kaya 10 by 10. So sana po nakatulong sa inyo yun para maintindihan yung sukat ng ating anilyo. Pagkatapos po ninyong itali mga ka-ideas, yung kabila naman tayo. So babalik tarin nyo lang, susuksukan natin o lalagyan natin ng dalawa pang 12 mm na bakal itong taas tag isa. Pagkatapos natin yun, meron naman tayong ilalagay din dito, apat din. Maglalagay rin po tayo dito ng bakal, 12 mm din po na bakal para sa gitna. Bali, apat pa ang lalagyan natin. Tapos tatalian natin. Yan, para siguradong matibay itong ating poste na gagawin para sa slab nila.